Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan ng Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan, at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila, at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, pagkat mahigpit nilang ipinamamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin. Ayon sa kalooban ng Diyos, kaya't pinakiusapan ko si Tito yamang siya'y nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa, hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Pablo ay hindi lang pumupunta sa iba't ibang lugar upang magpahayag ng mabuting balita. Siya'y nag-iikot din upang kumolekta at magbigay ng tulong sa mga Christian communities na nahihirapan. Noong panahong iyon, ang mga Christian communities sa Palestina ay nahihirapan dahil sa tagutom sa lugar na iyon. Si Pablo ay may balak na pumunta sa Palestina upang tulungan ang mga taga roon. Siya ay nanghihikayat sa mga communities sa Macedonia at Achaia na kanyang itinatag na maging generous sa kanilang mga tulong. Ang lungsod ng Korinto ay nasa probinsya ng Achaia. Ang karatig probinsya ay Macedonia, kung nasaan naman ang mga lungsod ng Filipos at Tesalonika. Sa kanyang liham sa mga taga-Korinto, pinaabot niya ang magandang halimbawa ng mga taga-Macedonia upang gayahin nila. Hindi naman mayayaman ang mga taga-Macedonia, ngunit generous sila. Sila pa nga ang nakikiusap na dalhin ni Pablo ang kanilang mga alay. Ipinadala nila ito kay Tito para ibigay sa kanya. Mas maganda ang kalagayan ng mga taga-Korinto, kaya hinihikayat sila ni Pablo na maging generous din. Maraming mga katangian ng mga taga-Korinto,
malalim ang kanilang pananampalataya. Magaling silang magsalita. Malawak ang kanilang kaalaman. Isa na sana na katangian nila na manguna din sila ay ang kanilang generosity. Ibinigay din ni Pablo ang halimbawa ni Jesus. Kahit na siya ay mayaman, Diyos yata siya, siya ay naging mahirap. Naging mahirap na tao siya upang tayo ay maging mayaman, maging mga anak ng Diyos. Kaya huwag din silang manghinayang na magbigay sa iba. Makikita natin dito si Pablo na isang fundraiser. Ang pagtulong sa may hirap ay isang mahalagang gawain ng simbahan. Kaya huwag tayong mag-alangan na mag-fundraise para tulungan ang mga nangangailangan. At sa simula ng simbahan, nagtutulungan ang mga Christian communities. Nagkakaroon ng mga international aid noon pa man. Huwag tayong matakot o mahiya na umapila sa generosity ng mga tao. Ang misyon ng simbahan ay upang ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos at tulungan ang mga tao na lumago sa pag-ibig. Kapag umapila tayo sa generosity ng mga tao, tinutulungan natin sila na lumago sa pag-ibig. Si San Juan Bosco ay nagpapaaral ng higit na mga 500 street children sa Turin noong panahon. Kaya madalas siyang kumakatok sa mga pintuan ng mga mayaman para humingi ng tulong para mapakain at mapaaral ang mga bata. Madalas siyang sabihin sa kanyang mga benefactors, "They are not giving him a favor by giving, but he is doing them a favor by asking." Binibigyan niya sila ng pagkakataon na magmahal sa kanilang kapwa sa mga nangangailangan ng mga batang ito. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.